So, ngayon meron tayong chance i-review tong Camaro na 2015 to, no, Apps? 2015 na Camaro, si Bembol. Anihin natin siya. So, ba't siya i-review? Dahil, syempre, tingnan natin yung mga naging differences sa loob at sa labas ng Camaro. Okay? So, yung sa akin kasi, it's 2019, 50th edition siya. Medyo may pinagkaiba ng malaki. So, check natin sa loob. Pero alam ko, mas maluwang pa rin ito. Mas maluwang yung likod nito. Kasi nakapag-try na ako before. So, nag-road trip na kami, Sir Christian, before. Dito ako nakasakay. Mas malaki yung legroom nito sa likod, pati sa harap. Ito yung pinaka-susi niya. So, halos same din naman sa akin. Nag-iba lang yung features ng itsura. Okay, so meron siyang auto-start. Ayan natin. Nice. So, pwede siyang i-auto-start. Pwede mo rin siyang dito pa tayo. Okay. So, natin. So, like what I said, yeah. Oh, mango! Grabe! Napaka bango! Yeah, no? Ang ganda. Saludo kay Sir Christian dahil sobrang maingat talaga siya at sobrang maalaga sa akin. Sobrang naalagaan niya to. Kahit 2015 na to na Camaro. Amoy bago pa din. Amoy, yun, amoy Camaro siya. Sa akin din naman amoy Camaro, pero para sa isang 2015 edition na Camaro. So, medyo salute ako sa iyo, Sir Christian. Sobrang grabe, ang bango pa rin talaga. Sobrang neat. Di ba? At sabi ko nga kanina, mas malaki yung legroom. So, buksan mo natin kasi medyo mainit. Ngayon, yun, una na, ito ni una. So, hindi siya push start. So, kaya yung pusing niya, ganyan. Okay. Still remember nung first time ako nakasakay dito, sobrang nababaliw ako kasi nung una ko nasakyan to, guys, tawag dito, tinawag ko tong spaceship kasi sobrang, alam mo yun, sobrang compact niya, sobrang, alam mo ba yung dating ng kasi yung compact niya sa windshield, yan yung mga blind spots siya, sabi nga eh. So medyo maliit kasi yung windshield ng Camaro compare sa mga ibang muscle cars or ordinary na sasakyan. So, lalo na sa akin. Ito kasi, halos lagpas isang dangkal. Yung sa akin kasi, isang dangkal lang talaga. So, medyo, dun pa lang, medyo may blind spot. But sabi ko nga, para siyang spaceship. Ayan. Ayan. So, nito tayo sa loob ng Camaro. 2015 Camaro RS Bumblebee. So, nung first time ko nakasakay dito, way back 2016 ata ito, 2015 din, nung nailabas si Sir Christian to, yung nabili niya. Tawag ko dito parang spaceship, yung ini-imagine ko, para ang nasa Transformer. Alam mo yun, parang ang bata na nag-iisip ng, uy, grabe ito, Camaro to, di ba? So, sobrang grabe nito, guys. May mga konting difference talaga. Actually, marami na pala nagbago kasi, una sa steering wheel. But then again, meron pa rin siyang cruise control, di ba? Yung rest niya, before sa akin kasi, kumbaga plus button lang siya na ganyan, parang up and down lang, no. Ito kasi, kumbaga pag gusto mo mag-cruise control, up mo lang siya ganyan o ganyan. So mas parang analog yung dating. So cancel ng analog, ay cancel ng cruise control. Okay. Ayan. So yung OnStar o yung pwede kang tumawag through Bluetooth source para ma-change mo yung menu. Ay hindi,
source para next mo to. So kasi sa akin dito siya. So mas convenient pa rin dito sa akin kung tutuusin. But pag nagdrive ka at kumbaga occupied tong left side ng kamay mo, syempre mas maganda pa rin dito. Kasi ang ginagawa ko nun, di ba ganito, dito ko ginaganyan ko sa akin para ma-next ko yung playlist ko. So pero pag dito ka, so yung kanan yung gagamitin mo para mapag-nurse. Next, okay, plus minus ang volumes, meron siyang mute. Okay, so sa head unit naman, sa monitor, so napansin niyo sa akin dito yung pinaka aircon niya, bilog siya sa akin na malaki. Tiki Sir Christian, 2015 edition na Camaro, is maliit lang siya. Pero ang good news dito, ah, sobrang gustong gusto ko tong part na to, kasi ito meron kang lagayan ng mga barya. May basta may lagayan ka. Alam mo, malaking bagay ito lalo pag dahero ka, lagi ka nasa kalsada. Malaking bagay ito, guys. 'Di ba? Yeah. 'Yun. So, diyan ako naglalagay lagi lalo pag ayun, nag-drive ka. Tulad nito Sir Christian, 'di ba pansin nito? Meron siyang air freshener para sa cup holder, pero coins pa rin niya. So pag occupied na to, di ba parang ang hirap pag wala ka na naglalagyan. So yun yung mga advantage ng 2015 compared sa 2019 model na RS na Camaro. So may track off din siya. Yung shift knob niya, so basic, nice and neat, simple lang siya, pero kumbaga mas gamay mo siya. Kasi saktong-sakto yan pag nagamit po, no? And then yun. Tapos, ang maganda pa nga dito sa 2015 na Camaro, dahil nga, sabi ko kanina, yung compact ng RS ng 2016, 17, 18, hanggang 19, kasi nagbago na ngayon ng itsura ngayon sa panglabas, sa exterior ng 2020 Camaro. So, mas maluwang. Napapansin nyo? Yan. I-wide natin. So, malaki pa yung legroom niya, sabi ko sa inyo, guys. Compare sa akin, kasi dito ang naka-elevate na yung pinaka-speakers niya sa akin dito. Parang paganyan siya. Sinara ito kasi aircon na yan. Tapos yung TV. So, kung tutuusin, mas gusto ko itong ganitong variant kasi mas convenient siya. Mas comfort tutuusin. Tsaka kung di ako nagkakamali, kasi ito hindi siya naka-elevate masyado yung sa likod. Kasi sa RS ng 2019 Camaro, naka-elevate to na pa ganyan. So, parang inatras nila ng yung pinaka-built nung sa likod upuan pag ganito yung itsura niya. So, kung medyo matangkad ka, tatama ka talaga sa bubong. Alik sa ganito. So, nakasakay na ako sa likod nito. Kasya ako. Although, syempre, yung legroom talaga, matangkad ako, 6'2 ko. Pero sa normal height, pasok talaga, okay siya. Compare sa akin, nakatingala. Naka-incline siyang ganyan. So, medyo hirap talaga yung mga members ko pag sumasakay sa likod. Tsaka, yung pinaka-bubong niya, yung roofing niya, almost straight, pantay. Yung sa akin kasi, medyo pababa. Mapapansin nyo yun, medyo decline siya po ganyan. So, medyo mataas na ngayon dito sa baba, tapos pababa pa dito. So, medyo masikip. So, syempre, nag-update nga sila. Nagkaroon sila ng konting adjustment. So, siguro sa aerodynamics ng Camaro. Okay. So far so good. And ang paganda pa sa Camaro na to is na-preserve Sir Christian to. And halos wala namang pinagkaiba ng ano, ng panakbo. Parehas lang kami ng horsepower, parehas lang kami halos lahat. Okay. So far so good. Same halos lang ano, ito same lang din. Onto yun, touchscreen yan. OnStar ready. OnStar SOS pag may something. Connecting to OnStar Emergency. Cancel na natin yun, guys. Kasi your OnStar call has ended. Yeah. So, di ba? Kita nyo naman yun. Mga technology ng ano, Camaro. So, maganda. Sobrang neat pa din. Tsaka yun nga, isa pa to, guys. Ha? Yung sa akin, mas malapit itong part na to. Pipicturean ko na lang sa akin. So mas malapit to. Kaya mapansin mo yung leg room, yung space ba pag nagda-drive ka. Kumbaga mas convenient kayo pag nag-drive ka ng ganyan kasi mas malayo. 'Di ba? Sa akin naman, medyo mas malapit. So okay, mas naka-imbose tong sa speedometer niya na ganyan. So alam mo, maraming changes. Pero
For me, ah, kung papapiliin lang ako, gusto ko interior nitong Camaro 2015. And sobrang na-preserve pa rin ni Sir Christian. Although kahit ilang years na ba, 5 years na sa kanya to, sobrang ganda pa rin sa kanya ng, ano, ng Camaro. So, yun. Isa pa sa ba, favorite ko dito yan, yung naka Angel Eye siya. So, bumblebee talaga ang datingan. Yun, ah. So, ang mugs ng 2015 is 18-inch and sa likod 19. So, staggered pa rin. Then, ang nakaka-excite lagi nung bago-bago pa si Bembol, yan, nilagay niya ng Transformers logo. Hangas! So, bili ba okay Sir Christian kasi na-preserve niya to. Sobrang ganda. Tsaka maalaga talaga Sir Christian. Salute sa iyo, Sir. Sobrang grabe. Ang gwapo pa rin. Makitingkad pa rin. Sobrang maalaga talaga Sir Christian sa kotse. Okay. So mamaya naman. Yung kanyang i8. Okay. So kain lang kami. So yun guys. Tapos na mga katangkad. Yung 2015. 5th gen edition ng Camaro, Bumblebee edition. Actually, yung pinaka-Bumble edition yun, Bumblebee edition, V8 na SS na Camaro. Okay? Pero, syempre, V6 lang yung sa atin. Pero not bad na din yun kay Sir Christian. Sobrang na-preserve niya, naingatan niya, sobrang linis, halos parang brand new pa din. So, maraming differences sa luwag, sa laki. So, 8-speed yung 6th gen. So, hindi ko na-review kung 6-speed ba o 8-speed din yung 2015 na 5th gen. Pero maganda sa bago is syempre mas updated siya, mas futuristic, mas galit. Yun nga lang, mas naging sporty or parang mukha siyang Japanese sa pinaka bago, no? Pero yung 2015 medyo macho pa yung dating niya compare sa mas bago edition. Ang pinaka ayaw ko lang talaga sa 6th gen edition ng Camaro, yung sa akin mismo, yung Beloved Camaro, medyo mas masikip. Pero nalaman ko lately, kaya pala siya masikip dahil meron siyang driver knee airbag pero sa bandang tuhod, kaya siya masikip pero airbag sa baba ng steering wheel, tapos pero din sa passenger sa harap, sa taas, sa dashboard at sa baba. So, maraming pinagbago, maraming pinagano, pero kung gusto niyo malaman kung ano mas comfortable or mas maganda ibiyahe, ako doon pa rin ako sa 5th gen kasi mas matagtag na talaga yung bago. And gusto mo naman ng updated tsaka mas sporty like, di ba? Doon ka sa 6th gen. Gusto mo na mas malaking visual mo sa windshield, sa bintana, doon ka sa 5th gen kasi mas maluwag talaga yon. Sa 6th gen naman, mas maraming blind spot. So, nasa iyo guys. So, comment down below kung ano yung mas gusto mo. Kung nakatulong tong video na to at nagkaroon ka ng idea kung ano yung mga differences ng luma sa bago na 5th and 6th gen ng Camaro, comment down below and don't forget na mag-comment ka na rin about sa mga nagustong reviews natin. And next Sunday, hopefully, makasama namin uli yung mga supercar, mga sports car club, muscle car club ng grupo ng Front Row. Okay? So, sana pumunta si Donis na isa sa mga PDWP na owner ng 86. Okay? Sobrang nakaka-challenge at nakaka-inspire tong taong to. So, abangan nyo guys, PWD pala yun. So, PWD, People with Disorder. Okay, so, salamat ha. Bye guys!